good evening. I know some of you are excited to hear my back to work story. Kasi ang sabi ko kahapon, back to work na kami ngayon. Well, totoo, back to work na talaga. Pero skeletal. Back to work na talaga, pero hindi ako nakapasok. Dahil walang masakyan. Yung getup ko kanina, hindi ako nakapag-vlog kanina kasi nagmamadali na ako dahil nagising ako 5 o'clock. Hindi ko narinig yung alarm ng cellphone ko kasi I set my alarm for 4 a.m. Yun yung usual nagising ko talaga. Then 5 a.m. yun yung time ng alis ko dito sa bahay. Kasi yun yung estimated time ko para makarating ako sa work ko on time or ahead of time. Ayoko kasi talagang nalilate ako. So, regardless kung sabihin ng iba na napakaaga mo naman, maigi na yung maaga kasi naman napakalate mo naman, nakakahiya. Makakahiya yun. So, ayun. Naghintay ako dun sa kanto ng subdivision namin. Ng mga 30 minutes. Kasi kahapon, tinanong, nagtanong ako dun sa mga nasa labas. Kasi sila naman yung nakaka-witness eh. Nagtanong ako sa mga tao sa labas kung may tumadaan bang jeep. Pamasada. Ang sabi sa akin, meron tatlo. Tatlo lang. So, meron pa lang. So, may chance. Kaya pumasok ako. Ang paalam pa ako eh. Alam mo yun, yung gusto mo talaga magtrabaho. Kasi hindi biro talaga. Hindi biro yung wala kang pinikita. So, yun. Mga 30 minutes, nandito ako doon. And, may mga dumadaan, tricycle, may bus, may van, madami. Pero syempre, budget ko everyday kasi is 350. So, 350 times 10, kasi 10 days bago payday, 3,500. So, yun yung allotted budget ko na pin-repair kanina. Kaya, hesitant ako na pumara ng van kasi alam mo, double pressure yan eh. Pwedeng mag-van siguro kung nandun ako sa Molino Boulevard. So, yun. 30 minutes akong naghintay doon. Wala. So, nag-decide na ako na maglakad hanggang Paula. Nagtanong ako doon sa checkpoint. Wala pang tao doon eh. Pero may mamang nakaupo. So, nagtanong ako. Sabi ko, sir, meron po ba dumadaang mga pampasahero, jeep, tricycle. Ang sabi sa akin, meron. Maghintay lang daw ako. My God, anong oras na? Maghihintay pa ako. Kasi 7 na, maghihintay pa ako. Pero sa isip ko lang yun, syempre hindi ko sinagot sa kanyang ganun, diba? Kasi usual, 7 or 6:30, nasa ano na ako yun eh. Makati. So, yung ginagawa ko, kumakain muna ako bago ako mag-time in sa office. Sinintay ko yung boss ko na bumating. So, yun.
ganun yung routine ko everyday, maaga talaga. And wala akong nakikitang mali doon kasi I manage my time that way. So, naghintay ako. Actually, may nakita kong tricycle eh. Pero, pinapara ko hindi daw sila namamasada. At dahil hindi sila namamasada, ginawa ko from Paula Homes to Soldiers, nilakad ko. So, nung pagdating ko ng Soldiers, may pinara akong tricycle ulit. Pero sabi ng tricycle, hindi siya namamasada. Kasi yung mga tricycle na nakikita ko, may mga sakay. Ang allowed na sa tricycle is isang pasahero lang. So, pag may sakay, understood, hindi paparahin yun. Kasi hindi naman pwedeng mag-exceed sa isa. Dahil nga may COVID-19. So, ino-observe yung social distancing. Kaya, isang pasahero lang. So, yung nakita kong tricycle kanina, wala siyang pasahero. Pinara ko. Sabi ko, kuya, magpapatid lang ako sa Molino Boulevard. Sabi niya, hindi ako namamasada po. Yung pong walang tricycle, namamasada yan. Sa kanya na lang po kayo magpahatid. Kinausap ko. Sabi ko, kuya, magkano pa masahe? From here tumuli ng Boulevard. Sabi niya, ma'am, 50 po. And sabi ko, sige. Pero kuya, pagdating natin muli ng Boulevard, okay lang ba na magpahintay ako sandali? Kasi observe ko kung may dumadaang UV Express na pamahati. Ang tanong niya sa akin kung magtatagal ba daw. Sabi ko, hindi. Observe ko lang. Kapag naramdaman ko na wala talaga, I have no choice but to go back. Pagdating na Molino Boulevard, madetalye ha, detalye talaga. Pagdating na Molino Boulevard, meron ako nakitang isang lalaki nakaupo doon. Naghihintay. Papasok siya ng work eh. Tinanong ko siya, sabi ko, kuya, meron po bang dumadaan na pamasada dito? Pa Makati, pa Baclaran, pa Loton. Sabi niya, ma'am, wala po. Isang sagot lang niya, bumalik na ako. Sabi ko, kuya, balik na tayo, wala daw dumadaan. So, wala akong magagawa. Ganun eh. Pero syempre hindi ko naman maitatago na dismayado ako. Kasi wala tayo sa paraiso na lahat ng kailangan nandyan na. Kailangan paghirapan, kailangan magtrabaho para may pambili, may pambayad ng bills. Kaya ako nag-attempt ng ganun. Baka sakali lang. So, yun. Nakauwi ako ng bahay. Napag ko yung bag ko. And naka-trench coat ako kanina eh. Long sleeve siya na army green yung color.
And ang sabi sa akin, kapag galing ka ng labas, kailangan yung suot mo, labhan agad. Kasi, syempre, ang virus is airborne. So, baka kumapit na, so kailangan malabhan. So, yun. Palit agad ako from bahay. Nagiging ko agad sa nagayon ko para Sunday, lalabhan ko lahat. 1 week. Every week, once a week ako maglabas. Good for 1 week ngayon. Sinuot ko for the entire week. Ganun yung routine ko. So, yun. Mukha lang akong walang alam sa mga gawaing bahay kasi I look good. Pero hindi ibig sabihin na gano'n na talaga. I do the laundry, I do the cooking, I do the budgeting. I am responsible. So, kung judgmental ka, dapat mamaw ka muna magtatanong. Kasi dito sa amin, bago ko lumabas ng bahay, I made sure na nakaligo na ako, I made sure na nakaayos ako, I made sure na yung dala kong bag, nandun na lahat ng kailangan ko. Yun yung way ko kung paano ko mahalin yung sarili ko. And marami sa labas na inusgan ako ng ganun lang kadali. Pero merong isang tao na naglakas loob na magtanong sa akin. Marami ka bang alam? Tinanong niya ako nun. And sinagot ko naman, oo! Oh, mukha lang wala, pero meron. Hindi ko naman kailangan mag-explain. Yan ay malalaman mo na lang kapag natikmo mo na yung buto ko. Pag nakita mo, pag napadaan ka sa bahay namin, nakahang yung mga nilabhan ko. Kasi naglalaba ako. So, gusto ko rin yung mga gamit ko organized. Ayoko yung kalat-kalat. Marami nga akong pouch. So, ayun. Medyo lumayo na ako. Pero ano na din para ipakilala ko din kahit paano yung sarili ko sa inyo. So, ayan. Wala akong magagawa. Yung nangyari kanina is attempt ko lang yon. Tignan ko kung makapasok sa pagbigyan. So, by tomorrow, hindi ko na gagawin. Kasi ayoko nang magsayang ng time. Pero hindi ko sinasabi magsayang ko ng time kanina. Ang importante naman is yung nag-try ako. Kasi iba yung feeling eh. Yung feeling na wala kang makontribute. Ang hirap. Ang hirap nung ganun. Ang ilang vlog ko na ba ito na nakiusap ako niya sana hindi na ma-extend. Pero ang nangyayari na i-extend. Ano ba dapat ko sabihin na extend na lang na extend para matigil yung extension? Ganun? Ang hirap eh. Kayo kaya? Walang problema kung batugan ako, kaso hindi. Kaya talaga itong mga sentimientong ganito, hindi nyo ako masisisi. Kaya please lang, pag sinabing stay at home,
or kung lalabas man, naka long sleeves, naka pants, naka gloves. Anyway, sana ngayong week na to, dumating na yung mga in-order ko online na face mask, face shield, para kung right after this week, makapasok na talaga, ready na ako, complete gear na ako, para wala na akong poproblemahin. Kasi nakakainis na eh. Hindi na maganda. Kasi kung wala kang trabaho, hindi ka makakain. Kung hindi ka makakain, magkakasakit ka. Pareho eh. Pareho importante eh. Trabaho tsaka kalusugan. Ano talaga, nawan ako. Matapos na to. Kasi, hindi talaga eh. Lord, nako, yung paabuti naman ng June. Please lang. Ibang usapan na to eh. Kabuhayan na eh. Sabi naman. Actually, to be honest, mas gusto kong nagko-commute. Kasi pag commuter ka, alam mo yung pasikot-sikot ng daan. Pero, sa nangyari ngayon, advantage ang may sasakyan. Challenge kasi ako pag commuting. Doon na pa-practice yung budgeting. Pag sinabi naman budgeting, aside sa pera, time din. Babudgeting mo yung time mo. Yung oras. Kung ilang oras yung biyahe mo kapag maaga ka. Ilang oras yung biyahe mo kapag late ka na umalis. Hindi talaga ako umalis dito ng bahay ng alas 6. Kapag work time, hindi mo kumakaano ng alas 6. Kasi pag nadatnan ako ng alas 6 dito sa bahay, paliwanag na, na-expect ko na traffic na yan. So, pag naramdaman ko na yun, mag-a-advise na kagad ako sa HR na, ma'am, malilate ako kasi alas 6 na ako naka-alis dito sa amin and mahirap na sakayan. Agawan na. So, naiintindihan naman yun ng HR. And ang pinanghawakan nila sa akin is hindi ako habitual kung malate. Malate man ako, may reason. Nung college nga ako eh, nalita ko isang beses, pero pinalakpakan ako ng mga kabatchmates ko. Kasi first time kong malate, pinatuwa nila. Sabi nila sa akin, ay salamat na late din. Lagi kasing maaga eh. Namiloso po pa ako nung sabi ko. Ba't hindi nyo pinalakpakan yung mga nalilate din? Eh, lagi naman late yan. Wala nang bago dyan. Papalakpakan namin ako maaga. Ganun lang asara ng college. So, yun. And sa sobrang disappoint ko, yung disappoint na wala naman akong magawa din. So, ang ginawa ko, umorder ako online ng Dalgona, yung 1 litro. Tsaka ng coffee jelly, 1 litro. So, right after this vlog, pag na-upload ko to, next na i-upload ko, or next title ng vlog ko is yung repeat order tsaka yung new order ko
na ipapakita ko sa vlog. So, ang labas, mukbang. 1 liter yung in-order ko kasi marami kami dito sa bahay. So, hindi ako umorder na pang akin lang. So, pang kalahatan talaga. Tapos, pinapunta ko pa yung pamangkin kong isa para may kalaro yung pamangkin kong isa. Pinapunta ko bukas. Hopefully, makapunta kasi dalating yung in-order ko na blueberry cheesecake tsaka yung duo na ube and yema cake plus yung tig isang litro na coffee jelly tsaka chucky. Eh, syempre, di ba mapambatang ano yun? Pambatang drinks yun. Kaya pinapunta ko yung pamangkin kong isa. Kasi darating 3 PM bukas. So, ayun. Yun yung coverage ng vlog ko. Right after kong i-upload tong vlog ko na sentiments for lockdown. Pagpasensyahan nyo na yung vlog ko na medyo seryoso kasi hindi ko naman pwede tawanan yung nangyayari kasi hindi nakakatawa. Hindi nakakatawa. Kung tumawa man ako, sarcastic. And this is my way of expressing myself kasi I feel na parang wala akong kwenta. Hindi na ako makapagtrabaho. Gusto rin ko man, wala akong magagawa. Wala masakyan eh. Alam, lakarin ko hanggang Cavite to ano, Makati. Para namang pinatay ko sarili ko niyan. Hindi naman syempre gagawin yun. So, yun lang. And I hope and pray na kahit seryoso tong video ko, seryoso tong vlog ko, I hope na i-subscribe nyo pa rin, i-like nyo pa rin, i-share nyo pa rin.